for the sandwich ni Amo, for the office. At saka may school din yung mga alaga ko. So ito yung bubunga sa akin. Every 5:30 lalabas ako ng bahay kasi wala yung kusina nila ni Amo. So ayan, ito 5:35 pa tayo ng umaga, and then ito yung kusina nila. So ayan, tipid ko na yung pinapay ko. Ayan, kumuha ko na din yung pinapay na nila kagabi. Ayan, so naglaga na ako ng itlog para gagawin ko sa pinapay. Gagawa lang pala ako ng dalawang piraso ng pinapay kasi yung mga alaga ko hindi naman makakain ng pinapay sa amin. So ayan, nagulatan ko na yung itlog at magagayat ako na lettuce tsaka yung pipit. So gagayat ko lang ng ganito kasi para maano siya. Kunti lang naman yung bagay ko kasi lalagyan ko ng cheese. Lalagyan ko muna siya ng cheese bago yung mga pipino at saka yung lettuce kasi yun ang gusto niya. Sabihan ko paglalagay ng cheese naman yan at saka isusunod ko yung itlog. Kasi nagugas naman ako kahapon. Joke. Ayun. Lalagyan ko din ng lettuce. And then, tapos na yan. And then, after nyan, ilalagay ko pala yan doon sa ito toast ko, iinitin ko. Kasi ako yan na muna. Kasi dalawang piraso lang naman ang gagawin ko para sa kay Amo. So, ayun. Lagi pag umaga, pag halimbawa ganito na may pasok from Monday to Friday, ganyan yun ang ginagawa ko pag umaga. Pag may tinapay, pag wala, hindi naman ako gagawa pag walang tinapay kasi yung amo ko napakakuripo. Isang linggo, lahat piraso lang yata ng tinapay na. Saka yung amo ko, hindi kumakain ng tinapay na puti. Yung mga tinapay niya is kulay brown. So ayan, tinanggal ko pala yung buntot. Kasi medyo malaki na tinapay ko. Anong ewan ko kung anong klaseng tinapay ko, ah. Tinanggal ko yung buntod kasi mamaya mahihirapan ako sa pagbalo. So, ayan, ilagyan ko ng cheese. Same pa rin sa ginawa ko na dati. Gaya lang din, ganyan ng cheese. Tapos lalagyan ng itlog, tapos pipino, at saka yung lettuce. Tapos after that, ayun na, ilalagay ko na doon sa tostada. Para matoast siya, yeah. Para mainit. So, ganyan-ganyan lang. Lagi namang binibili ni Amo is yung
kulay na brown na tinapay, hindi naman ako makain ng ganyan. So, ang ginagawa ko is pumibili talaga ako ng sarili kong tinapay. Kasi siya ang pumibili ng puti, minsanan lang, suntok sa buwan, napakakuwi po talaga itong among ito. Yung katulong niya, nag-iisa, hindi mo lang mabila ng ano. Kaya, sakit na rin sa ulo sa pakaisip, kaya ako naman discarte na rin ako sa sarili ko, bumibili ako ng sarili kong tinapay. 3 piso lang naman, 3 dirhamo lang naman yun. That, buti may number nga ako sa tindahan, kasi pag wala na akong tinapay, tumatawag lang ako. So, ayan na, tapos na, ilalagay natin sa, initin natin to, kasi babalot ko pa yan sa sandwich wrapper nila. So, ayan guys, lalagay ko dyan dahil iinitin. Ayan. Nahulog pa, sayang. Hindi na ako nag-gloves. Naghugas naman ako, mas malinis pa yung kamay ko sa mga pagmumuka nila. So, ayan lang guys, para mainit ang tinapay at hindi malamig. So, kukuha ako muna ng pambalot niyan. Kasi, ibabalot ko niyan after. So, ayan, malapit na siya magluto. Ayan. So, ang gagawin ko is ibabalot ko ito sa sandwich paper kasi dadalhin ko doon sa taas. Ayan, mainit siya. So, ganyan lang ginagawa ko every morning. Hindi naman masyado ano. Kaya kailangan gumising ako ng maaga kasi gagawa nga ako ng tinapay ni Amo para sa opisina niya. Parang bata to. Yung iba naman, hindi nagpagpagawa, kape lang. Pero itong Amo ko, ang sarap ipasok sa basurahan. So, ganyan guys, ang trabaho ko every morning. Kumakain din niya siya kahit anong ginagawa ko, kinakain. Marami nga lang reklamo pero wala naman siyang magagawa sa akin. Kasi, kailangan niyang kuhain. Wala na siyang ibang choice. Kung gusto niya siya gumawa, ano lang naman. Kanyan lang kadali ang niloto kung ginagawa ko. So, ito, dadalhin ko na ito sa taas. 2 piraso. Ayan. So, andito pala ako sa likod, guys. Tapos ko na hinatid yung 2 tinapay. So, ang gagawin ko ngayon is maglalaba ako ng mga basahan kasi kagabi hindi ko nasalang ito sa washing. Kaya ito, isasalang ko itong morning kasi mamaya isasampay ko na yan. Kasi pagkahapon naman, ginahaponan is yung mga damit na naman nila. So, ayan. Lalagay ko while maglilinis ako sa loob, at least umiikot yung, wala na pala kaming sabon. Isang buwan nang hindi bumili. Tinipid-tipid ko na nga lang yan. Napakakuripo talaga itong amo ko. Minsan naisip ko, maglalaba ko lang, hindi ko na lang lalagyan ng sabon.
Kasi hindi naman bumibili. Isang buwan na yan. Hindi bumili. Pati yung Clorox wala na. So, ganyan lang guys. Kasi papasok ako sa loob. Maglilinis ako sa baba. Kasi pagkaalis nila sa taas naman ang sa taas na naman ang lilinisan ko. Kasi hanggang while naglilinis ko lang sa loob, ito umiikot na naman. So, ganyan ang kasimple ang buhay. Kasi all around ako ya akin lahat, kaya tinatansya ko yung oras. Ito pala yung likod, tingnan mo. Ito yung bahay ng kapatid niya mo. Tingnan mo naman kung gaano kadumi. Ay, aba, hindi ko lilinisan yan. Hindi ko natrabaho niyan. Napakaburara pa naman ang nakatira nito. Nag-awayan sila ni amo, kaya wala silang imikan sa ngayon. So, ito yung likod ng bahay nila amo. Malaki pa yung espasyo dito kung naglalabas sa likod. Probinsya ito eh. Probinsya ito ng UAE. Malaya na talaga ito sa proper na Dubai. Kung sa atin to, probinsya na talaga itong lugar na ito. So, yan. Mahirap lang na kasi sila eh. Ito yung likod at saka ito yung labas ng bahay. Ayan, ang dami nilang sasakyan. Mayroon pang sasakyan dun sa harap niyan. So, ganyan. Tsaka hindi ko na, ino, niminawalis ko na lang ito dito. Dati nilalagyan ko yan ng tubig, minabrush ko. Pero, wala din namang mangyayari. Pagkalinis mo, ipapasok din naman nila ang sasakyan. So, hindi ako naglilinis.